Hello guys, welcome back dito sa ating channel. Magandang araw sa inyong lahat. So for today's video guys ay ayan, kakain tayo ng chocolate. Joke lang guys. Gagawa tayo ng arboreal enclosure galing dito sa Ferrero Rocher box, yun, acrylic box. Gagawa natin ng enclosure yung nag-iisang arboreal species natin sa ating collection, ang ating Posiloteria tigrina wesley. Kunin natin siya. Halika mo na rito para makita ka nila. So ayan siya guys. Saan na yun? Ayan, nagtatago siya rito. Ayan siya. Itong video na ito guys ay inspired by Idol Schizopelma at kay Idol The Dark Den. Ilalagay ko sa description guys yung kanilang video about sa paggawa nila ng Ferrero Rocher Arboreal Enclosure. Ayun, i-check nyo guys. Balik na tayo sa main topic. Dahil mag-isa niyang arboreal dito sa ating collection, bigyan naman natin siya ng konting special treatment. Ayun. So, bago natin gawin ng ating arboreal enclosure, intro muna tayo. So ayun guys, balik muna natin si Miss Tigrina sa kanyang pwesto. Dito ka muna, relax ka muna habang ginagawa natin ang iyong bagong bahay. Kaya chill ka lang dyan. So ayun, tanggalin muna natin yung laman ng ating acrylic box na ating gagamitin. Ayun guys, ito ay medyo may kamahalan siya, 350 pesos. 16 pieces na chocolate. Dahil nga special lang ating nag-iisang arboreal. Yun, inilan ko siya ng chocolate. So, ilipat mo natin siya dito. Yun, tingnan magkasya. Yun, ganyan mo na. So yun guys, tanggal na yung laman ng ating acrylic box. So yan siya. Meron siyang lapad na 7.5 cm at may taas na 13.5 cm. Kaya para sa akin, good lang siya sa TS na may diagonal leg span na hanggang 2 inches. Ayan. Mas malaki dun ay medyo masisipan na yung ating tarantula. So, nandito yung expiration date niya, kaya yan yung bandang baba. So yun guys, isa-isahin lang natin yung mga materials at tools na kakailanganin. Unang-una, ang ating acrylic box. Pangalawa, yung acrylic hinge. Ito nabili ko lang sa Shopee. Ilalagay ko na lang sa description kung saan ko nabili to. Check nyo lang, mura lang to. Yung ating pandikit ng acrylic, yung tinatawag na acrylic cement. Ito nabili ko lang din sa Shopee. Ilalagay ko na lang din ulit sa description yung kung saan ko nabili. Ito medyo mahal siya, pero dahil nga special yung ating arboreal tarantula, biniran ko siya ng ganito. Para lang dito sa kanyang enclosure. Tapos ruler. Tapos ang pangkat naman natin sa ating acrylic box. Tignan natin kung ano mas maganda dito. Ang acrylic cutter. O ang regular na hakso. Ayan, marker. Tapos ang ating barena o rotary drill. Kung wala naman kayong ganito guys, pwede naman ding soldering iron, kaso lang hindi maganda yung pagkakabutas, kaya kung may mahihiraman kayo, mas advisable ko yung ganito, barena. Tapos maliit na bit pang metal drill bit pang bakal. So yun, pisahan na natin. Unang gagawin natin guys ay bubutasan muna natin dito ng air vent, kasi mahirapan na tayo mamaya magbutas pag nakat na natin ito. Nakita ko kasi to kay ano, Idol Schizopelma tsaka kay The Dark din, kaya yun, sabi ko try ko nga din gawin.
So ayun, butasan na natin guys. So ayun guys, tapos na yung isang side. May mali lang ako guys, hindi ko nalagyan ng tawag dito, tape dito. Kasi ayun, kita nyo may konting crack siya. Pero dito naman sa nilagyan ko, wala, malinis. Ayan. Parang kulang pa ng isa dito. So, tapusin ko lahat ng butas guys, tapos balikan ko kayo. Ayun, nakakangawit kasi iniingatan natin hindi mag-crack to sa bigat ng ating barena. Kaya kung meron kayong ano, yung maliit na barena, yung chargeable, mas maiging yun na lang yung gamitin ninyo kung gagawa man kayo ng ganito. So ayun, tuloy natin. Ayun, natapos din. Tunggalin na natin yung tape. Ayan guys, nabasag. Ayan. Kaya payo ko, ingatan nyo kasi sobrang nipis. Nasa 1.5 mm lang ata ito. So ayun guys, good thing meron tayo ditong ano, weld on. Mapang acrylic talaga, kaya try natin lagyan mamaya kung madidikit nyo nga ba ito. Doon natin matatry kung effective nga ba yung weld-on na yun. Yun naman kasi ang ganda kapag may barena kayo, malinis. So yun guys, next naman natin gagawin ay ang kanyang takip. So naglaan ako dito sa ilalim ng 3 cm para sa ating substrate. So doon gagawin natin 3.5 para merong konting ano pa din, parang harang para hindi matapon yung mga substrate natin pagka binubuksan natin yung enclosure. Kaya yun, markahan na natin. Yun, gawin na lang pala natin 4 cm para dun sa mga lalagay pa nating sphagnum, no, so hindi magtapon. So yun guys, try na natin siyang i-cut. Ito lang naman yung sa tingin kong mahirap na part guys, yung pagbutas, yung pag-cut dito. Then the next, yung paglalagay na nito, saglit na lang to. See, tuloy natin. Siguro lagarin na lang dito sa side. Ito. Hey. Ayun, natapos din. Binisan lang muna rin to ng konti. So, ayun guys. Ang next na ating gagawin ay ididikit na yung mga ano, yung hinges. Tsaka i-fix na rin natin tong lower part ng takip. Ayan. Yun. So yun guys, kapag transfer na ako ng ano, acrylic cement dito sa ang tawag dito. Basta, nakapag-transfer na ako dito gamit yung aking syringe. So, ano yun? Yun guys, ginamitan ko lang ng syringe para malipat dito. Yun, para masundan ninyo. Then, unahin na natin to. Okay, trial 1. Muti, hindi ata acrylic tong box ha. Plastic ata to guys. Sigyan na rin natin dito sa loob. Ayan, pumapasok yung liquid dun sa pagitan. So ayan guys,
Kung acrylic sana ito, hindi na mumuti, pero ba't ganito? Ayun. Medyo nabubuo na. Ito guys, kailangan nating lihain yung ilalim kasi dikit na dikit siya dito. Baka mamaya magkaroon ng problema sa pagbukas at sa pagsara natin. Kaya lihain lang natin ng konti. Ito guys, para siyang plastic na ano, na dikit. Para sa tingin ko matatanggal pa ito. Pero yung dugtungan natin guys, ayan, pangit siya. Hindi na siya clear. Pero ayun, nadikit naman. Then, ayun, nilagyan ko na rin pala yung ano, tuktok, pero namuti lang din. Ayun, lambot pa. Giniagawa mo! Eh, meron ko ba? Meron pala tayong nabiling acrylic dito guys, dun sa sinabi ni Exomaniac PH na lugar. Shoutout kay Boss Idol Exomaniac PH. Salamat sa'yo boss, kasi yun, nakabili ako ng murang acrylic sheet. Ito, 3mm to guys. So next time, matatry natin kung legit nga ba itong product na nabili ko sa Shopee. So, ayun, balik tayo sa ating trabaho. Try na natin ilagay yung kanyang hinge. Namaya na natin siya linisang mabuti. Pesta na natin. Ayan. Tama na ba ito? So guys, first time natin itong gawin, kaya kung may pagkakamali man, ayun, matuto kayo sa pagkakamali ng iba. Sabi nga, may naisip ako guys bago natin siya i-fix kasi wala nang bawian to. Try muna natin siya ng ano, stick glue. Try muna natin to para makita kung anong habang kakalabasan pag na-fix na. Mahirap na. Ang lakas ng chemical guys kasi ayun, parang niluto niya yung ano, yung plastic. Ito plastic. Sa tingin ko plastic ito. Ayun o. Yun ang matingin guys. Parang ayun, nag ano siya, nagkaroon siya ng anong tawag dito. Lumundo siya sa dito. Kung itong hinahawakan ko, lumundo. So, ayun. Hindi pala ito acrylic, guys. Kaya kung gagawa kayo nito, glue na lang. Kahit anong pandikit, huwag na ito. Sayang lang. Pwede na siguro yung Mighty Band. Hindi maganda yung lagari, guys. Ayun. Laki ng uwang. Meron kayong lagari na ano, yung parang wire yung kanyang lagari, yun na lang yung gamitin nyo. Try na natin. Yun o. Guwapo. Tignan natin kung pantay yung pagkakabukas. So, okay na to. Ganito na. So ayan guys, ito na. Tirahin na natin. Ayun, nadikit na lahat. Sobrang dumi. Ayan. Well, ayan nga. First time natin gumawa ng ganito guys, kaya pagpasensyahan nyo na. Kung okay naman na siya guys, hintayin na lang natin siyang matuyo bago natin lagyan ng dekorasyon. At hintayin natin mawala yung amoy nung ano, nung acrylic cement. Amoy plastic balloon. Oh, hindi na kailangan ng lock guys. Automatic na siyang naglalock. Hindi ko nalalagyan to, itong crack dito kasi baka magmantsa na naman ng gaya nito. May crack din dito. Ayan. Kaya kung kayo gagawa ng ganito, doble ingat na ano, kasi sobrang lambot, sobrang nipis. Yan guys, sinalang ko sa leak test. Mukhang pasado na. Yan, tapos na ng ating arboreal enclosure na madumi. At maraming crack. Pero so far guys, okay na siya. Yan. So, i-prepare na natin yung kanyang enclosure, yung substrate, tsaka yung kanyang kahoy dito. Time lapse.
Tapos lalagyan na natin guys ng substrate. Itong substrate natin guys ay ano, mixture ng cocopeat, topsoil, saka vernicas. Ayan, para magkulay medyo dark siya. Guys, tapos na. Kailangan na lang natin siyang ilipat dito sa kanyang bagong enclosure. So yun guys, ilipat na natin siya. Gamit tayo ng touch cap. Ilipat ka na sa yung bagong tirahan. Kunin natin yung ating panungkit. Yan siya. Ito yung hirap dito sa enclosure na to guys. Pag gusto mo siyang kuhanin, tulok natin siya pataas. Huwag kang mag-bolt. Behave, behave. Behave at meron ka ng bagong magandang tirahan. Yan, pasok lang. Oops. Ito. Yan, very good. Very good ang ating Miss Tigrina. Well, hindi ko pa alam yung kanyang gender o sex. Pero sana female. Kasi mas mahaba ang buhay ng mga female tarantulas. Hey, that's pretty good. And then, na, welcome sa iyong bagong bahay. Yun. Naamoy niya yung kanyang bahay guys. So ayun, tumakbo siya papasok. So kulang na lang ang kanyang tubig. Yan. At all settled na. Yun. Ay. So ayun guys. Nalipat na natin si Miss Tigrina, ang ating Posiloteria Tigrina Wesley, o common name na Wessel's Tiger Ornamental, ang mag-iisa nating arborea. Sana madagdagan na. Ayun guys, dito ko na tatapusin ang video ng ito. Kung gustuhan niyo itong video na to guys, like na lang. Kung hindi man, yun ang bahala. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan guys, click nyo na yung subscribe button guys para sa mga susunod pa nating video. Para sa susunod pa nating DIY enclosures. So ayun guys, maraming maraming salamat sa mga nasuporta sa channel natin. Maraming maraming salamat at happy keeping. Peace out. Shout out kay Exotic Weber, kay Soundjoy Pasikolan, kay Exo Hobby, kay Teraposa TV, kay Kevin Glenn Galeo, kay Black Builder, kay Tej Hamadon, kay Jovain Jr. Cristabas Somontan. Haba ng pangalan nito. Thank you guys sa suporta. Sana patuloy niyong suportahan ng ating channel. Maraming maraming salamat sa inyo.